Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video it will going to be the part 2 and continuation ng previous video ko, which is yung kung paano ako nakahanap ng trabaho sa Singapore. And if you're interested, then just keep on watching. So some of you siguro, especially sa mga friends ko sa Facebook at Instagram, na nagtataka kung bakit parang kakapost ko lang na nasa Singapore ako, and then suddenly nagpost ako ng nasa UAE kaagad. So ayun na nga, kagaya ng sinabi ko doon sa previous video ko, 1 month pa lang ako doon sa Singapore, nawalan kaagad ako ng trabaho. Malaking pagsubok ang naging experience ko doon sa Singapore. And I don't know where to start again, kundi tanggapin ang fact na hindi para talaga sa akin ang Singapore. Then ayun, sinabi ko sa sarili ko na no choice na talaga, kailangan ko na talagang umuwi kasi nawawala na talaga ako ng pag-asa. Then I think last day na ng operation ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko noon, then there was a guy na customer namin na nagtanong kung ilang years ang contract ng isang worker doon sa Singapore. Hindi ko nasagot directly or specifically yung tanong niya sa akin kasi nga that time ang nasa isip ko talaga noon is uuwi na talaga. So ang nasagot ko sa kanya I don't want to tell you this sir, pero baka next week nasa Pilipinas na ako. So, nagtanong siya sa akin kung bakit, then sinabi ko sa kanya yung rason. Then, without any hesitation, nagtanong siya sa akin kung meron daw ba akong experience sa office work. So, yun, fortunately, meron po akong experience sa Pilipinas as a sales and marketing officer. So, yun, nagsabi siya na kukuhain niya yung number ko. Then, sabi niya, isubmit ko daw doon yung CV ko para i-review niya kung qualified ba ako doon sa position na ino-offer niya sa akin. Take note guys, hindi ko siya kilala. First time ko po siyang nakita. At sobrang hirap magtiwala kasi nga ibang lahi siya. Hindi ko alam kung totoo ba talagang sinasabi niya na manager siya, na may pinakita pa siya sa aking picture na office, ayun daw yung office nila, ganyan. So, yun, hindi pa rin ako convinced na matutulungan niya ako. So, yun, the next day, nag-message siya sa akin, and then binigay ko yung CV ko. So, wala namang mawawala, kaya sinabit ko na sa kanya. Pero, I didn't stick doon sa sinabi niya na maipapasok niya ako sa work. Nag-try pa din ako, naghanap-hanap pa rin ako doon sa mga kalapit na restaurant or hotels na pinagtatrabahuan ko, baka matry nga ang aking luck. Then one day, nag-message po siya sa akin, tinanong niya kung magkano ang sinasahod ko sa Singapore. So I think after 2 days pa bago ko siya na-replyan kasi hindi talaga ako convinced. So, sinabi ko sa kanya, then, yun pala niya i-base kung magkano ang magiging offer niya sa akin doon sa UAE. So, yun, hindi naman po ako nabigo. He helped me, got the interview, and waited the process para ma-release ang aking employment visa dito po sa Dubai. And fortunately, and thank God, na they are so legit, he is so legit, he helped me throughout the process. And laking pasasalamat ko talaga sa kanya, dahil kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito ngayon sa Dubai. And I am currently working po sa isang courier company dito sa Dubai as an admin assistant. And yes, we have different stories kung saan man tayo ngayon. And naisip ko na binigyan niya lang ako ng pagsubok before at nalagpasan ko lahat ng yon dahil nagtiwala ako sa kanya. Kaya ikaw na nanonood ng video kong ito, kung wala ka pa rin trabaho at pilit na nangangarap, please, 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 please lang huwag mawawala ng pag-asa dahil merong nakalaan para sa'yo. Trust the process lang talaga.
merong perfect timing para sa'yo. So, yun, trust lang sa kanya at tsaga-tsaga lang. He knows what's the best for us. Ikaw, anong OFW story mo? Please comment down below para maka-inspire din kayo. And that's it for today, guys. And sana na-inspire ko kayo at may natutunan kayo sa story ko. And please don't forget to like and subscribe. And thank you so much again for watching. And see you on my next one. Bye!